Nagagalak kami ni Ka Julie na sa araw ng mga bayani, Nobyembre 30 ngayong taon, may dadagdag ang pangalan ni Ka Antonio Sumela sa bantayog ng mga bayani. Pagkaraan ng higit na 15 taon mula sa pagyao niya. Si Ka Tony ay tanyag na periodista, siya ay naging presidente ng National Press Club at mas mahalaga dyan, itinaguyod niya ang mga prinsipyo at programa ng kilusang rebolusyonaryo. Kumilos siya sa balangkas ng Partido Komunista ng Pilipinas at Pambansang Demokratikong Prente ng Pilipinas o National Democratic Front of the Philippines. Marubdob at masigasig niyang nilabanan ang mga antinasyonal at antidemokratikong patakaran at aksyon ni Ferdinand E. Marcos. Naging kanlungan ang National Press Club para sa mga aktivistang kabataan at manggagawa kapag sinasalakay ng mga pulis at militar ang kanilang mga demonstrasyon. Tagapagtaguyod siya sa unang sigwa ng 1970 at iba pang mahalagang aksyong masa. Nang ipataon ni Marcos ang batas militar at pasistang diktadura sa sambay ng Pilipino, handang-handang sumanib si Ka Tony sa kilusang lihim para iambag ang kanyang talino at kasanayan sa periodismo. Sa gayon, iba yung lumakas ang revolusyonaryong propaganda laban sa pasistang diktadura. Mapagpasya ang revolusyonaryong propaganda sa pagpapalakas ng buong revolusyonaryong kilusan na sa kalaunan ay naging prinsipal na puwersang nagpabagsak sa pasistang diktadura. Mataas na karangalan namin ni Ka Julie na nakasama namin sina Ka Tony at Ka Ruth sa trabaho ng maraming beses sa iba't ibang lugar, kabilang ang Pangasinan, Pampanga at Cavite. Pinakamahaba na nung nakibahay kami sa kanila sa bubong ng ang bayan at nagtulungan kami para ilathala ito. Si Ka Tony noon ang punong patnugot ng ang bayan. Nang kami ni Julie ay nasa Piitan, nasisiyan kami tuwing mabalitaan ang mahusay na takbo ng ang bayan at ligtas at mahusay na pagkilos ni Nakamanong at Karo. Ang laki ng tuwa namin nang magkatagpo kami muli matapos ang pagbagsak ng pasistang diktadura noong 1986. Si Ka Tony ang naging kagawad ng NDFP negotiating panel nang isinagawa ang ceasefire negotiations sa unang taon ng rehimeng Cory Aquino. Sa nomdeger na Manuel Romero, siya ang naging unang tagapangulo ng Pambansang Konseyo ng NDFP noong 1988. Pinangatawanan niya ang NDFP sa mga diplomatiko at proto-diplomatikong relasyon sa mga anti-imperialistang gobyerno at kilusan sa pambansang pagpapalaya. Nagkasama kami muli ni na Ka Tony at Ka Ruth sa matagal na panahon sa larangang internasyonal na gawain at sa mga informal at formal na negosasyong pangkapayapaan sa labas ng Pilipinas. Bilang tagapangulo ng NDRP, napangasiwaan ni Ka Tony ang mga pag-uusap sa paganda at pagpanday sa The Hague Joint Declaration ng 1992. Nang naging tagapangulo ng NDRP si Ka Mariano Rosa, si Ka Tony ang naging senior advisor ng NDRP negotiating panel sa mga negosasyon hanggang siya ay pumanaw sa taon ng 2001. Hanggang sa huling hininga sa gulang na 69 na patunayan ni Ka Tony na siya ay tunay na bayani ng sambayanang Pilipino at karapat-dapat na narito siya sa kagalang-galang na bantayog ng mga bayani.